on and off na ang relasyon ninyo. Lagi na kayo nag-aaway, tapos nagbabati din, away-bati. Hindi na kayo gaya ng dati, lagi na mainit ang ulo ninyo. Kapag sinasagot mo tawag niya, oh hello, ganun na lang. Hindi gaya ng dati na may lambing, hello mahal, hi Han, kamusta ka na? Hello babe. Ngayon kahit konti wala na. Oh hello, bakit? Ganun na lang. Parang mabigat pa sa loob niya na tumawag ka. Kasi wala na siyang gana. Matamlay na siya sa'yo. Naumay na. Malamang may pagkukulang ka din. Hinayaan mong maumay siya sa'yo. Kasi wala naman bago sa'yo. Pare-pareho lang ang ikot ng araw ninyo. Parang ulam lang yan. Latagan ka ng araw-araw na sardinas. Ewan ko lang kung hindi iinit ang ulo mo. Naniniwala ko sa mga sinasabi nila na hindi lechon ang nakaka-high blood. Sardinas ang nakaka-high blood. Araw-araw ba naman na mag-ulam ka ng sardinas, di ba maha-high blood ka sa galit? Iinit ang ulo mo. Sardinas na naman? Sardinas ang ulam natin kahapon na. Halos mag-iisang buwan na tayong nag-uulam ng sardinas. Wala na bang iba? Corn beef naman sana. Pinapatawa ko lang kayo. Pero may punto ako doon. Umabot na kayo sa stage na nakaramdam na kayo ng umay sa isa't isa. Kaya humantong kayo ng hiwalayan. Ayaw mo, hindi mo tanggap kasi hindi ka naman nakaramdam ng umay. Konti lang. Siya talaga ang totally nakaramdam ng umay. Kaya kanya hiniwalayan. Kaya ka naghahabol ngayon at nagmakaawa. Dahil mahal mo siya, ayaw mo siyang mawala sa'yo. Siya ang gusto mo, wala nang iba. Ang problema, nagbago na siya. Hindi ka na niya gusto. Ayaw na niya sa'yo. Gumawa ka ng paraan para may balik sa sa'yo. Napanood mo ang channel ko. In-apply mo sa kanya ang no contact rule. Ang sabi sa rule ay at least 30 days pero wala pang 2 linggo, nagparamdam na siya sa'yo. Kinontak ka ng ex mo. Tinawagan ka niya at kinamusta. Sinagot mo naman dahil nananabik ka. Na-excite ka sa pagbabalik niya. Minessage mo ako, salamat coach sa advice, nagparamdam na po ang ex ko. Maayos na po ang communication namin. Pero kapag tinatanong ko po kung mahal pa ba niya ako, hindi daw niya alam. Hindi daw niya maintindihan ang sarili niya. Naguguluhan daw siya. Pero nagtetext na po siya sa akin at tinatawagan na rin po niya ako. Kontento ka na ba sa ganyang resulta? Sigurado ako hindi tatagal yan. Mawawala din yan siya sa'yo. Bakit? Dahil hindi pa hinog ang tanim mo, inani mo na. Meaning, yung value ng ani mo ay mas mababa na di hamak kaysa yung inaasahan mong value. Hindi mo actually nasunod ang isa sa pinaka main rule ng no contact rule, ang mag-self-improvement ka at least 30 days or more. Haharapin mo na lang siya kapag ka-ready ka na, kapag ka-well-improved ka na. Wala pang 30 days ang lumipas, hinarap mo na siya. Kaya sinabi kong hilaw pa. Kaya ang resulta, hilaw din. Hindi ko kasi kaya tiisin, coach. Tingin ko naman kasi okay na kasi nagparamdam na siya. Hindi ko napagilan ang sarili ko na sagutin ang call niya o kausapin siya. Namiss ko po kasi siya eh. Naintindihan ko dahil tao ka lang din na may kahinaan. Huwag kang mag-alala. May solusyon tayo dyan. Pag-uusapan natin yan after nito. Hi, welcome sa Alpaman PH. Ang layunin ng channel na ito ay para makapagbigay advice sa mga nangangailangan ng payo o opinion na kasalukuyan nakakaranas ng kasawian pagdating sa pag-ibig. Nang sa ganon ay mabigyan ng kalinawan at para may salba ang nakakapanghinayang na nasimulan. Kapanatagan din ng bawat isa hanggang sa magkatuluyan na ng lumusan. Angad ng channel na ito na maisayos ang relasyon o pamumuhay ng bawat isa hanggang dulo. Ang Alpaman PH na nagbibigay advice din pagdating sa career, fitness, personal development, leadership, passion at iba pa. Kaya kung bago ka pa lang dito, mag-subscribe ka na. Dito sigurado marami kang matututunan. Kung subscriber ka naman na, salamat. Patuloy mo lang tangkilikin ang mga videos ko dahil marami pa akong pwedeng talakayin na maaari mong mapulutan ng aral. I-click mo lang ang bell button at i-on ang notification bell para ma-update ka sa mga susunod ko pang video. Maaari mo rin ito i-share o i-advise sa iyong mga kaibigan, katrabaho, kamag-aral, pinsan at kakilala. Invite mo na rin sila na mag-subscribe sa aking channel. I-click mo ang like kung sa tingin mo ay nakakatulong sa iyo ang channel na ito. Kung hindi mo pa napapanood ang mga iba ko pang videos,
mas mainang panoorin mo na din dahil maaaring andon yung sagot ng mga katanungan ninyo. Magpapakita ang list ng ibang videos ko sa bandang dulo ng video ito. Pacheck na lang. Salamat. Alam ko nararamdaman mo. Alam ko mga pinaggagawa mo during no contact rule. Madalas kinakausap mo sarili mo. Naguguluhan ka kung ano ang gagawin mo. Tetexan mo ba siya o hindi? Tatawagan mo ba siya o hindi? Lalo na kapag ka nag-reach out na siya, napapayes ka sa saya. Yes, hindi rin nakatiis. Panalo ako. Naguguluhan ka din kung re-reply mo ba siya o hindi. Sasagutin mo ba ang call niya o hindi? Hindi mo alam ang gagawin mo. Maya't maya chinecheck mo ang notification mo kung may message or missed call galing sa kanya. Nag-iingat ka sa pag-i-stalk mo sa FB niya na baka mapindot mo ang like o kahit na anong reaksyon na hindi sinasadya. Binabalikan mo ang mga konbo ninyo. Nakakabaliw pero exciting. Hirap kang pigilan ang sarili mo kasi gusto mong magkabalikan na kayo agad para bumalik na rin kayo sa dati. Ang main rule talaga ng no contact rule ay bigyan mo ang sarili mo to improve it at space ng ex mo na makapag-realize at least 30 days. Pero masyadong nahahabaan ka dito. Hindi mo kaya ang 30 days dahil sa temptation. Meron tayong apat na karagdagang strategy para sa no contact rule. Una, bumili ka ng notebook mo, kahit yung pocket size lang. Dito mo isusulat ang mga to-do list mo, gumawa ka ng daily routine mo, at mag-concentrate ka dito. Makakatulong ito sa'yo para malabanan mo ang temptation para harapin ng maaga ang ex mo. Pangalawa, mag-provide ka ng extra phone, yung keypad phone lang. Yung hindi pwede mag-internet, bumili ka kung maluwag ka, umiram ka kung gipit ka naman. Isama mo na din dito ang SIM card. Mali ang inakala mo, nagagamitin mo ito pang dummy account. Hindi ko kailanman ire-recommend yun sa'yo kasi hindi yun effective. Nakakasira lalo ng diskarte yun. Gagamitin mo ito pang communicate mo sa mga mahalagang tao sa buhay mo, except your ex. Para sa mga magulang mo, trusted family mo, trusted co-workers mo, and trusted friends mo. Para makontak ka pa rin nila at makontak mo pa rin sila kahit papano in case of emergency. Pangatlo, bumili ka ng padlock. Kahit yung maliit na padlock lang, yung 300. Pangapat, i-full charge mo yung CP mo. I-on mo yung data, loadan mo na rin ito at least good for 30 days para lagi online. I-silent mode mo, then ilagay mo sa isang box o sa aparador mo na pwede ipadlock. Ipadlock mo ang CP mo, hayaan mong naka-on para in case kokontak ang ex mo or magme-message ang ex mo, marireceive pa rin ang notification. Itago mo yung box sa lalim ng kama mo o kahit saan mo gusto. Ibigay mo yung susi sa nanay mo o tatay mo o kaya sa mga kaibigan mo or itapo mo na lang. Sirain mo na lang yung padlock kapag kabubuksan mo na ito. Huwag mong sasabihin sa kanila na pinadlock mo ang CP mo at ang strategyeng ito para hindi malaman ng ex mo. Wala dapat makakaalam nito kahit sino kundi tayong dalawa lang. Paano ka na makakahingi ng advice niyan sa akin kung hindi ka naman mag-o-online? Dahil nakapadlock naman ang smartphone mo. Huwag kang mag-alala, ibibigay ko sa iyo ang personal CP number ko para pwede ka pa rin makipag-communicate sa akin. Pwede mo ako teksan o tawagan. Lahat ng smartphone mo dapat ipadlock mo, pati laptop or desktop mo kung kinakailangan. Disiplinahin mong sarili mo na hindi magbukas ng FB mo o kahit na anong social media meron ka sa loob ng 30 days o higit pa kung gusto mong maging effective sa iyo ang no contact rule at kung gusto mong bumalik sa iyo ang ex mo. Sakripisyo lang para mapagtagumpayan mo ito. Kunin mo muna ang mahalagang number at isulat mo sa notebook mo bago mo ito ipadlock. Huwag mong isama number ng ex mo o kahit na sino na malalapit sa kanya. Yung pinaka-importanteng tao lang ang kunin mo. Isulat mo sa notebook ang mga daily plan mo, ang self-improvement plan mo, ang commitment mo. Ilagay mo din doon ang mga rules ng no contact rule para lagi ma-remind sa'yo. Bitbitin mo lagi ang notebook mo kahit saan ka mapunta. Sundin mo kung anong naisulat mong daily work plan, self-improvement plan, or daily routine mo.
From time to time, i-review mo kung nasunod mo ba ang mga plano mo, evaluate mo, lagyan mo ng score kung ilang percent ang nagawa mo at ilang percent naman ang hindi mo nasunod sa plano mo. Halimbawa, kung 10 items yung activity mo for the day, 8 ang nagawa mo o nasunod mo, 2 ang hindi, ang score nun ay 80%. Actual accomplishment over target. Accomplishment mo yung 8, target mo yung 10 items. Mag-focus ka sa mahiwagang notebook mo. Sigurado ako, malaki ang changes mo after 30 days. Kung kinakailangan, magbakusyon ka muna sa probinsya ninyo, gawin mo. Mag-request ka muna ng work from home kung pwede. Kung magkatrabaho naman kayo, huwag mo siya kausapin. Huwag mo siya tingnan. Huwag mo siya pansinin. Huwag nyo siya pag-usapan ng katrabaho mo. 100% ignore mo siya. Wala siyang maririnig na kahit anong letra o kahit na maliit na boses galing sa'yo. As in, ignore talaga. Buksan mo ang nakapadlak na CP mo after 30 days or more of no contact rule. Ito ay para siguradong masunod mo at matapos mo ang 30 days no contact rule. After ng pagsubok na ito, pwede mo na harapin ang ex mo. Ang sigurado dyan, tad-tad ka ng text at miss call pag open mo ng CP mo. Pag-usapan na lang natin yan kung ano ang next na gagawin natin after ng mission na ito. I-message mo ako kung gusto mong gawin ang strategy ito, one time big time, minsanan na, magkakaalaman na sa dulo. Ibibigay ko sa iyo ang CP number ko, mag-usap muna tayo bago mo ito simulan. Good luck sa'yo.